mumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino, sinalubong ang pinakamalaking commercial plane sa buong mundo na lumapag sa NAIA Terminal 3. Pinoy, nag-inspeksyon din sa nasabing paliparan. Ilang bahagi ng Metro Manila muling binaha matapos makaranas ng malalakas na ulan kagabi. Pamahalaan, patuloy na nakamonitor sa lagay ng Bulkang Mayon, ayuda sa mga maaapektuhang residente, tiniyak. Vbox, muling tiniyak na walang magiging epekto sa posibleng pagsabog ng Bulkang Mayon ang mararanasang lunar eclipse ngayon. Pagbalik ng 8 pisong minimum fare sa mga jeep kinontra ng ibang transport group. At sikat na radio broadcaster na si Johnny Midnight, pumanaw na. Muli isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga na naman ang Miyerkules, mga kaibigan. At sumasa inyo na naman ang ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Ito po ang inyong mga kapiling sa Himpapawid. Yes, maliwalas na umaga po, Pilipinas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras sa paghahatid sa inyo ng mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay sa Himpapawid, Francis Cancino. Nag-aanyaya, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo kami sa ating Wednesday edition. Good morning, Vivian! Yes, good morning, Francis. Mamaya, mayroon tayong lunar eclipse. Subay ba yan? Pero balita natin ito ay matutungayan sa bahagi ng Americas at ng Asia. No? Lunar eclipse. Ayan po. Ngunit maraming nagtatanong, Vivian, ito daw bang lunar eclipse na ito? Merong magiging epekto sa ikinikilos ng ating Bulkang Mayon? Well, according sa ating mga eksperto, Ka Francis, ito daw mga ganitong lunar eclipse ay mayroong gravitational pull sa mga magma ng ating volcano. So malalaman natin mamaya kung ano ang epekto niyan. Ano? Pero itong lunar eclipse mamaya, makikita natin yung moon na kulay pula. Pulang-pula. So that is something to watch out for. Pulang-pula yan. Kaya nga binansaga nilang red moon. At very rare itong ganitong klaseng mga okasyon o ganitong klaseng insidente. Once in 20 years lang magaganap. So 20 years after today pa pwedeng makita ulit. Alam mo, sa totoo, tama yung sinabi mo, Vivian, sapagkat nung huli kong matungayan yan, edad 33 anyos lamang ako. Bata. Batang-bata ako noon. Nung uli akong makatunghay ng lunar eclipse. But anyway, let's keep moving, Vivian. So go na tayo. Yes, alamin na natin ang mga pinakahuling balita mula sa ating kasamang si Zarina Lusuegro, nariyan sa PTV4 News Studio. Zarina, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian at Francis. Ito na po ang isang oras natin balitaan sa Media ng Bayan, ang Radyo Vision. At una na po sa ating mga balita. Kagabi, pasado alas 10, personal na sinaksihan ni Pangulong Aquino ang paglapag ng Airbus A380 ng Emirates Airlines, ang pinakamalaking pampasahero aeroplano sa buong mundo sa NAIA Terminal 3. Kasunod po nito, ininspeksyon na rin ng Pangulo ang sitwasyon sa naturang terminal para sa pagtiyak ng seguridad ng mga pasahero. Balitaan mo kami, Benz Bondo. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagsalubong sa pagdating ng Airbus A380 ng Emirates Airlines sa Pilipinas. Pasado alas 10 ng gabi ng Martes nang lumapag ang naturang eroplano sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay. Matapos ang pagsalubong sa Airbus A380, dumiretso ang Pangulo kasama ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Dito ininspeksyon ng punong ehekutibo ang mga ipinatutupad na hakbang ng pamunuan ng paliparan para sa seguridad ng mga pasahero. Sa kabuuan, walang aberya sa operasyon ng Terminal 3 mula nang buksan ito ilang buwan nang nakararaan.
Ang Terminal 3 na ang bagong tahanan ng Emirates Airlines mula sa Terminal 1. Itinuturing ng kumpanya na isang malaking pagdiriwang ang pagdating ng kanilang Airbus A380 na tanda ng kanilang pasasalamat sa suporta ng pamahalaan sa kanilang operasyon sa bansa. Ang nagpalipad ng unang biyahe ng A380 sa Pilipinas, si Captain Franklin Desiderio, isang Pilipino. 9 taon ng piloto ng kumpanya si Desiderio. Para sa kanya, isang karangalan ang pangunahan ng paglapag ng A380 ng Emirates Airlines sa kanyang lupang sinilangan. It's overwhelming. I'm just so happy. I'm just so happy to bring the A380. I'm so thankful to Emirates for giving me this opportunity. And it's a one way of showing their commitment to the Philippines also. Ang Airbus A380 ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa buong mundo. Higit na malaki ito ng 50% sa Boeing 747 at kayang magsakay ng nasa 500 pasahero na makatutulong sa pag-angat ng kalakalan at turismo sa ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondo. Samantala, mas maagang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ompong na may international name na Bongbong. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, huling namataan na naturang sama ng panahon sa layong 1,400 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Taglay nito ang lakas ng hangin na 160 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 195 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo patungo sa kanluran direksyon sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, hindi naman ito ay inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Sa iba pa mga balita, binabantayan na rin ng PHIVOLCS ang lagay ng Bulkang Taal sa Batangas. Ito'y matapos makapagtala ng 5 volcanic earthquake ang Taal sa loob ng 24 na oras. Maliban dito, tumaas din ang temperatura sa Taal Lake mula sa 33 degrees centigrade sa 33.1 degrees centigrade. Dagdag pa ng PHIVOLCS, tumaas na rin ang sulfur ng bulkan na umaabot na sa 1,800 tons. Sa kabila naman nito, sinabi ng PHIVOLCS na nananatili sa Alert Level 1 ang Taal at mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit sa bulkan dahil sa posibleng steam explosions. Nagsimula na ngayong araw ang marathon hearing ng Ad Hoc Committee ng Kamara kaugnay ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon po kay Committee Chairman Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, ginagawa nila ito upang mas maging mabilis ang proseso ng legislasyon nito. Kabilang sa mga umarap sa komite ay ang mga opisyal ng Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, Bangko Sentral ng Pilipinas sa Department of Budget and Management. Isa naman sa mga pinag-usapan ay ang kapangyarihan ng political entity upang mangutang. Ayon po sa legal counsel ng BSP sa ilalim ng BBL, may kapangyarihan ng Bangsamoro upang mangutang sa domestic at foreign financial institutions. Samantala, pinabulaan na ni ARMM Governor Mujib Hataman ang mga ulat na may mga miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria ang nagre-recruit sa mga paaralan sa Mindanao. Ayon po kay Hataman, pawang mga alegasyon lamang ang naturang ulat. Gayet nito, dapat ay alamin muna kung sino ang source nito at kung anong paaralan ang sinasabi. Dagdag pa nito, nananatiling maayos ang sitwasyon sa Mindanao at gumagawa na sila ng mga akbang upang mapigilan ang banta ng ISIS. Samantala, sinabi po ni PNP spokesperson Senior Superintendent Wilben Mayor na bukas din sa mga eksperto ang bahay ni PNP Chief Alan Purisima sa Nueva Ecija. Ayon po kay Mayor, bukas naman sa pagsusuri ng publiko ang mga ari-arian ng kanilang hepe. Para sa mga nais makita ito, kailangan muna nilang gumawa ng formal request. At kung aaprubahan ito ni Purisima, ay sakalan sila gagawa ng schedule. Una dito, kinuwestiyon ng Coalition of Filipino Consumers kung bakit hindi nagsama ng kinatawan mula sa Office of the Ombudsman at Assessor's Office ng San Leonardo si Purisima sa kanyang bahay. Nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Aquino. Ito'y base na rin po sa pinakauling survey na Pulse Asia mula September 8 hanggang September 15, 2014. Sa nasabing survey, nakapagtala po ang Pangulo ng 55% sa performance ratings mula sa dating 56%. Habang tumaas naman ng 1 puntos ang trust ratings ng Pangulo mula sa dating 53%. Samantala, 15 puntos naman ang ibinaba ng approval at trust ratings ni Vice President Jejomar Binay. Nakakuha si Binay ng 64% trust ratings mula sa dating 79% at 66% approval rating mula sa dating 81%. Suportado ni ARMM Governor Mujib Hataman ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon po sa gobernador, hindi lamang suporta ang kanilang ipinapahayag sa naturang panukala.
Kung hindi, maging ang pagkampanya rito sa ARMM upang mas maunawaan ng mamamayan ang BBL. Higit anyang mas makabubuti ang detalyadong panukala ngayon kaysa sa kasalukuyang batas ukol sa Bangsamoro na naglalaman ng General Statesmen. Alright, magbabalik po tayo sa Radyo ng Bayan kasama sila Vivian at Francis. Thank you very much. Tuloy-tuloy na tayo. Siya nga pala, nais muna nating banggitin ang ating service line sa ating message center para sa kapakanan ng ating mga listeners nationwide at sa ating mga viewers, 0922-358-2679. Para sa inyo mga mensahe. But don't forget, write your name and your addresses, please. Ka-Francis, ang aga-aga pa lang, pero marami na tayong texters dyan sa ating hotline. Babasahin ko lang, ano? Good AM, Ka-Francis at Vivian, bagong tandem ng Radyo Bisyon. Ngayon, nakita na daw kayo sa telebisyon, Ka-Francis. At hindi nyo na ipagtatanong, pogi daw pala si Ka-Francis, according kay June Hernandez. Teka, nang sinabi mong pogi si Ka-Francis, medyo nakangiwi ka ng konti. Alam mo, Ka-Francis. Parang may pagtutulang kalooban mo. Anyway, thank you very much at mamasyal na tayo sa ating mga provincial stations ng Radyo ng Bayan. Unahin natin ang Radyo ng Bayan Tandag with Greg Tataro Jr. Greg, maayong buntag, konektado ka. Yes, halos isang oras na nagpalitan ng mga kuro-kuro, pananaw at kasalukuyang estado ng mga hakbang pangkapayapaan pati pagmamabutihan sina Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel at bagong luklok na Army 4th Infantry Division Commander Major General Oscar Lactao na nakabase sa Patang Cagayan de Oro City. Ito ay sa isinagawang courtesy call dakong alas 3 ng hapon kahapon mismo sa tanggapan ng punong ehekutibo sa Kapitolyo dito sa lungsod ng Tandag na batid sa pahayag ni Lactao na siyang pumalit sa puwesto ni Major General Ricardo Bisaya na patuloy siyang nag-iikot at bumibisita sa mga sakop na batalyon sa loob ng kanyang Area of Responsibility o kaya AOR sa Mindanao kasunod ng iniatang sa kanyang tungkulin. Sa lalawigan ng Surigao del Sur ay may 3 batalyon ang Army. Ang 36th Infantry Battalion, 75th Infantry Battalion at 2nd Scout Ranger Battalion. Subalit dahil sa hindi rin magpaawat ang New People's Army o kaya NPA sa ginagawang mga karahasan bagay na napipigilan umano ang tuluyang pag-usad ng kaunlaran at pamumuhunan sa probinsya. Kabilang sa iniugnay dito ni Governor Pimentel, ang kamakailan lang ginawang panununog sa isang refrigerated van na kargado ng produktong saging ng isa sa mga kumpanyang may plantasyon dito. At upang matugunan ang problema, muling hiniling ng gubernador na dagdagan pa ng 1 batalyon ang Surigao del Sur. Thank you very much. Naputol ang ating kabalikat. But anyway, we'll get back to you later kung sakasakaling mabuo na muli ang ating linya ng komunikasyon. Okay, dumako naman tayo sa Albay. Makakasama natin si Nancy Mediavilla. Diyos, maray na aga sa imo, Nancy. Konektado ka. Diyos, maray na aga, mataas ang posibilidad na ang kasalukuyang kondisyon ng Bulkang Mayon ay tumuloy sa isang magmatic volcanic eruption. Ay kay resident volcanologist Ed Aguerta. Anya, sa ganitong uri ng pagputok ng vulkan, ito ay magbubuga ng milyong-milyong tonelada ng uson or pyroclastic flow. Ang ice column nito ay maring umabot ng mahigit sa 16 na kilometro ang taas gaya noong 1984 eruption. Ayon sa opisyal, sa pagbagsak ng uson, wala itong pipiliing lugar sa paligid ng Bulkang Mayon. Bagamat naunang tinukoy ng mga opisyal na ito ay babagsak sa timog silangang bahagi. Ito ang mga lugar ng lungsod na Legazpi, Bayanan, Taraga, Camalig at Santo Domingo. Subalit kanyang sinabi kung masyadong mataas ang ice column, ito ay babagsak hindi lamang sa southeast kundi pati sa hilagang bahagi ng Turkan na bihirang tamaan. Ito ang malungsod ng Tabaco, Ligao, Bayan ng Malilipot at Kirobatan. Binanggit ng opisyal na sobra ang init ng uson. Aabot siya sa 1,200 degrees Celsius. Kasing init ng 2 beses o 12 times na pinakuluan na tubig.
Okay nito, mahigpit ay pinapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamumuno ni Governor Salcedo ang pag-iwas o kaya huwag pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at extended 7 to 8 kilometers para maiwasan ang panganib sa buhay ng sinuman. Ito po si Nancy Medyapido ng Radyo ng Bayan Albay. Nagulat. Maraming salamat, Nancy Medyavillo mula sa Albay. Samantala, mula sa Albay, Vivian, pumunta naman tayo at mamasyal sa ating Radyo ng Bayan, Virac. Okay, stand by, Virac, at ini-establish pa natin ang linya, sandali lamang po. Okay, tuloy-tuloy na tayo samantala. Nako, mamaya, Vivian, mamaya, abangan nyo, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong espesyal na panauhin. Ihahatid namin sa inyo yan sa kabuuan po ng ating Radio Vision Media ng Bayan. Isang kilalang personalidad. At idol ko to. Idol ko dahil may programa ako sa Radio ng Bayan Nationwide sa ating mga magsasaka, ang maunlad na agrikultura. Kabalikat namin. At mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating kabuuan pa rin ang ating pagtatanghal ngayong araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 8, 2014, Lunar Eclipse Day. Okay. Alam mo ka, Francis, napakahalaga nitong panauhin natin ngayong umaga kasi itong bansa natin ang ikinabubuhay. Malaking bahagi ay pagsasaka at pangingisda. Kaya mamaya sasagutin niyo yung mga katanungan natin tungkol sa mga subjects na yan. Alam mo ba, last Monday, after the program, may nag-text sa atin, nakikiusap na kung maaari daw sana, pasiglahin ang sektor ng agrikultura sapagkat ito po ang malaking magiging ambag para sa ikatatagumpay pa rin at patuloy na pamumuno ng ating Pangulong Pinoy sa kanyang tuwid na daan. Okay. Samantala, bagong lahat, paalala muna mula sa inyong palatuntunan. Sa ating Wednesday edition at gaya ng naipangako namin ni Vivian, meron po tayong napakahalagang personalidad na makakatalastasan natin sa impapawid sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayon. Isang taong talaga naman pong kilalang kilala, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sapagkat ito ang moving spirit behind the Agriculture Department at sa tagumpay ngayon ng ating pamahalaang Pinoy sa kanyang tuwid na daan at ang pagsisikap na talagang maihatid ang kasapatan ng pagkain sa bawat hapagkainan ng bawat mamamayang Pilipino. Vivian, ang aking tinutukoy, walang iba kung hindi ang ating pinagpipitagan ng kalihim ng agrikultura, Prosy Alcala. Magandang umaga po, Secretary Prosy. Mas maganda pa po kayo sa umagang dalawa. Yung sinasabi ko. Lumakas na naman ang loob ko, narito si Secretary. Okay, Secretary, bilang panimula po, siguro magandang maihayag nyo na sa pamagitan po ng ating Radio Vision, Media ng Bayan, nationwide, worldwide. Ano na po ba ang ikangay estado ngayon ng ating pong agrikultura sa bansa sa pagsisikap po ninyo, you with behind the Agriculture Department? Sa awa po ng Diyos, Ka Francis, may pagmamalaki po natin na malaki na po ang iniabante ng ating pong kagawaran kasama po ang mga magsasakat mangingisda. Unahin na po natin sa sektor ng pangisdaan. Although tayo po hinagupit ng malakas na bagyong Yolanda, tapos nasundan pa ni Glenda, but patuloy po na namimintina ng ating bansa yung pong pangunahing supply ng ating protina ng mga kapwa Pilipino na yung isda po natin. 6 years po na dire-diretsyong bulusok sa negatibong performance ang fishing industry, but for the first time in 2013 po, naging positibo na po. Although hinagupit tayo ng Yolanda sa huli, but ngayon po, malaking epekto nangyayari sa atin ng close season. Okay, bago ko ipasa kay Vivian, ito kaya ko po naitanong yung estado ng ating agrikultura sa bansa sa ngayon. Ang isusunod ko po dito, ano po ba sa tantos ninyo sa ngayon, Secretary Prosy,
ang kahandaan ng ating agrikultura kapag tayo po ay naririto na sa aspeto ng ASEAN integration, sir? Ka Francis, sa akin pong pananaw, hindi naman natin kayang kaangan lahat. Okay. Po, yan ang ating estratehiya, tayo po ay mabibikaka, ang sabi po sa atin sa lalawigan. So ang kailangan po, we have to focus. Okay. Chine-check po namin lahat ng roadmaps per crops sa atin pong sa ating bawat commodities and then nag-determine po tayo alin yung mga pwede nating gawing champion crops. Kagaya na lang po ng mais. We used to import around 28 billion worth of corn every year. Okay. Ngayon po halos sufficiente tayo. So that means may kakayanan tayo sa mais. Gawin po natin itong champion crop. Yung pong baboy at manok po natin, tuloy-tuloy, taon-taon ng increase. And tayo lang po yung sa ASEAN ang nakakamintin na FMD-free without vaccination yun, po tayo. Yun ang isang maganda dyan. Bird flu-free tayo. Guaranteed. So ito po yung ating capitalize. Gusto ko rin pong ipaalala uli sa ating mga kababayan. Ngayon po, hindi na lang po manok ang ni-export po natin, pati po Peking duck. Na atin pong pinalalaki sa Bukidnon ay na-export na po natin. Peking duck po, kaya nga po, palaki sa Bukidnon, kaya po Peking duck. Okay. And of course, siguro, Secretary Prosi, pati na ang tuna. Ang tuna po, actually, ito po yung isa sa pinakapangunahing in-action po ng Pangulo nung biyahe po namin sa Europa. Uh-huh. Yung pong yellow card natin sa Europa ay pinipilit po natin maibaba na. Out of the 16 checklist, dalawa na lang po yung kailangan natin isumiti sa kanila para patuloy na pong ibaba yung yellow card para patuloy tayo mag-supply ng tuna sa Europa. Okay, talagang Vivian. Patuloy ang pag-export natin ng tuna ano, sa Europa. Attorney or Secretary Alcala. Ang akin pong katanungan kasi po marami sa ating mga kababayan ay tulad ko na mahilig sa kanin. Ano? So ang malaking katanungan po, kailan po ba magiging rice self-sufficient ang ating bansa? Opo, alam nyo po, ako po ang dapat ninyong sisihin, wala po iba. Na dahil after 2013, I have pronounced na dapat po self-sufficient na tayo. But may mga dagok po ng kalikasan na hindi natin kayang pigilin. So in 2013 we reached 96% ng sufficiency level natin. But remember, in 2010 we are just 82%. So sa panahon pinapangulong Noynoy Aquino, ito po ay pruweba na nag-participate ang magsasaka sa atin. At ito po first time, ito po press na balita. Pina-check po natin. Yung pong sinasabi natin, patanda na patanda ang magsasaka. 57 years old ang average na edad ng magsasaka sa buong bansa natin. Ngayon po, first time ko pong i-announce ito. Nakuha na po namin yung survey dahil nagpa-baseline kami sa PRDP. Okay. Ngayon po, 48 years old na lang ang mga magsasaka average sa buong Pilipinas. That means, ang mga mas magsasaka na mas bata ngayon ay nagpa-participate. Bakit? Sa kadahilan ng tama po yung intervention na ibinibigay na may farm mechanization tayo, may trainings tayo, and the government is really going down to the level of the farmers and the peasant folks. So ito po ay sa panahon po ng Pangulong ngayon na yakin. But sir, sa inyo pong estimate, kailan po kaya magiging self-sufficient ang ating bansa? Amin pong mas conservative po na maaaring after 2015 po, yun po yung 100% natin makamit. But meron po kaming correction sa food staple sufficiency program na we should not target only 100% kasi dapat po yung buffer stocking ng NFPA kasama rin po sa atin. So mahalaga yung buffer. Ano? Pero alam mo, Vivian, napakalaking konsiderasyon no ang ikatatagumpay ng agrikultura sa ating mga magsasaka. Now, yung nababanggit kanina ni Secretary Prosi na medyo bumaba na ang edad ng ating mga, siguro po isa pa rin sa magandang mekanismo ng Secretary Prosi ay mahikayat, ma-inspired natin itong younger generations of today to enter into agriculture. Huwag naman po yung puro IT, puro na lang nursing, puro na lang kung ano-anong kurso. Let's give an open door and an avenue for this agriculture na mga younger generations natin to enter into, sapagkat iba na po ang agrikultura ngayon eh. Entrepreneurship na. Yes sir. Yan po yung ating ipinaglalaban lagi na matuto po yung magsasaka na mag-ayos ng sarili nilang negosyo. Yo. At part po ito ng pagbubukas po natin ng mga trading centers sa buong bansa. Very so, hindi po natin sila sinasabihan, kinukwentuhan lang, but they are participating. Ayun. Sir, paano po natin hinihikayat yung mga mas batang magsasaka na pumasok dito sa agrikultura?
Unang-una po, patuloy po tayo nagbibigay ng scholarship. Patuloy din po tayong nagbibigay ng mga training sa kanila. May mga encouragement pa po tayo sa kanila. Nagpapadala tayo ng mga bata sa abroad. Para po ngayon po, mayroon po tayong yung dalawang grupo na nasa Japan. So, napakalaki pong tulong po nito. And ang importante po kasi ay makita nila ang bottom line. May pagkikitaan ba sa agrikultura? Ngayon po, gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, ang agrikultura po sa Pilipinas, sexing-sexy na. Yun ang magandang punchline doon. Parang ikaw na nga. Sige, hindi ako makikipagtalo. But anyway, Secretary Porcy, alam po naman natin na gaya nga na sinabi ni Vivian, siya ay talagang mahilig sa kanin. Talagang rice eating ang mga Filipinos. Pero hindi lang po siguro dapat at this point in time na sufficiency in rice. Siguro po talagang ma-achieve na natin yung level ng food sufficiency. Sa bawat hapagkainan ng bawat mamamayang Pilipino, nariyan ang sapat na pagkain sa abot kayang halaga, Secretary Porcy. Tama po kayo. At pangunahin po ito sa pagdating po sa bigas sa Ka-Francis. Ngayon po, hindi po tayo masaya na maging sufficient lang. But ngayon po, ang target po natin is to lower the production cost. Kasi hanggat hindi natin na ibababa yung production cost, sigurado po na hindi po magiging matagumpay ang ating ipinaglalaban. So, okay. Mga kaibigan, pansamantala po, medyo pagpapahingayin muna natin ang ating kalihim. Yung bang coffee, is coffee ready for the secretary? Teka muna, secretary, have your cup of coffee hamang pupunta muna kami mamamasyal sa ating mga regional radio ng bayan stations. Okay, Vivian. Yes, sa ating balita, lalawigan ng Tawi-Tawi makikiisa sa selebrasyon ng Global Hand Washing Day sa darating na 15 ng Oktubre. Magbabalita sa atin si Sally Jamasali mula sa Tawi-Tawi. Sally, konektado ka. Assalamualaikum. Sa ilalim ng Ruby Gidsbach Advocacy Program ni Congresswoman Ruby Sahali, makikisa ang lalawigan ng Tawi-Tawi sa selebrasyon ng Global Hand Washing Day sa atinsin ng buwang kasalukuyan. Para sa naturang programa, naikasana ang iba't ibang aktibidades tulad ng launching ng Children's Month Celebration sa pamamagitan ng Global Hand Washing Day, Interactive Forum on the Rights of Children, and anti-bullying. So on the spot coffee-making contest is a writing contest on environment and rights of children. Sing a song writing contest at kasama na rito ang interactive forum on health and environment. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Congresswoman Ruby Sahali, sinabi nitong napakahalagang bigyan ng pansin ang karapatan at kalusugan ng bawat kabataang Pilipino upang maging daan para mapabuti ang kanilang kinabukasan. Ang aktibidades ay magtatagal ng 2 linggo at ito ay gaganapin sa iba't ibang eskwelahan sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi sa pagkikipagtulungan ng Department of Education at DSWD. Ang National Children's Month ay may temang Bata, Kasali Ka, Ikaw ay Mahalaga. Para sa Radyo Bisyon, Sally Jamasali mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Sally. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, mula sa Tawi-Tawi, pasyalan natin ang radyo ng Bayan Viraca Tanduane sa pamagitan ni Arlene Bagadiong. Arlene, maayong aga, konektado ka. Nakaata, punong abala ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Katanduane kaugnay ng nalalapit ng pagdiriwang ang foundation anniversary ng lalawigan sa Oktobre 26 ngayong taon. Wala nang mahiwalay ito bilang independent province sa lalawigan ng Albay. 69 na taon na ang nakalipas. Sabi mo, iksian lang ha. Dahil mas maganda yung kwentuhan. Katanduane is enriching our culture towards better future. Kasabay ng pagdiriwang ang paglulunto ng Katanduan Festival 2014 na kinapaluluoban ng iba't ibang festival. Sentro din sa tourism promotion ng Katanduanes, maging ang mga infrastructure development effort ng pamahalaang lokal ay sumisentro din sa turismo. Kapwa naniniwala ang matataas na opisyal ng lalawigan, wala kay Congressman Cesar Vergara Sarmiento, Governor Araceli B. Wong at Vice Governor Bongteves Jr. na sa pamamagitan ng malasong na turismo, aangat ang kabuhayan
sa lalawigan ng Catanduanes. Malaki din ang pasasalamat ni Congressman Sarmiento kay Pangulong Pinoy ilan sa maraming proyekto ng pamahalang nasyonal na naihatid dito sa lalawigan. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Vera Catanduanes, Micha ng Bayan. Thank you very much, Arlene Bagadyong mula sa Radyo ng Bayan, Virac. Tuloy-tuloy tayo samantala. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan. Ah, Albay. Okay, sa Television ng Bayan, si Haji Camino. Haji. At Vivian, muli na namang nagpaparamdam ang bulkang Mayon sa kabila ito ng sunod-sunod na araw na bumubuhos ang ulan dito sa lalawigan ng Albay. Sa pinakahuling tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLX dito sa Region 5 ay naitala ang tatlong volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Ibig sabihin nito, Francis at Vivian, muli na namang nagpapakita ng pagkilos ang bulkan. Ayon nga dito kay Ed Laguerta ay patuloy na minomonitor yung ng PHIVOLX, yung seismic activity ng bulkan. Ayon sa kanya, isang posibilidad na puputok na ang bulkan dahil sa muling paggalaw nga nito. Pero hindi ginagarantiya na sa mga susunod na araw ay puputok na nga ang naturang bulkan. Nasa pang 24 na araw na tayo mula nang itaas sa alert level 3 ang status ng bulkan ngayon. Ayon kay Ed, kapag umaakyat ang gas o magma mula sa ilalim patungo sa crater, nabibitin yung amount na inilalabas nito. Kung ikukumpara natin ito para mas maintindihan ng ating mga kababayan, dalawa kasi yung senaryo na nakikita ng PHIVOLX. Una ay yung volume increase ng gas o yung sulfur dioxide. Parang balde lamang yan ang tubig, Francis at Vivian, na kapag napuno ay aapaw. Samantalang kapag pressurization naman yung pinag-uusapan, parang tako rin naman ng tubig na kapag inipon mo sa loob at pinakulo mo ay iinit at sisingaw na lamang ito. Parang ganun yung kanilang nakikita. At tinanong ko din kay Ed Laguerta kung ito ba, yung pag-ulan ba na ito ay may kinalaman din sa pagputok ng bulkan. Posible daw ito kung phreatic eruption yung pinag-uusapan natin. O ibig sabihin, gugulong yung lahar patungo sa mga bayan dito sa lalawigan ng Albay. Pero mas nakikita nila ngayon ang Vulcanian eruption. Ibig sabihin, pyroclastic materials yung ilalabas ng bulkan sakaling pumutok na nga ito. At itong mga pyroclastic materials na ito ay aapaw patungo dito sa may bahagi ng Southeast Quadrant o yung mga bayan sa Daraga. So yan muna ang latest mula dito sa lalawigan ng Albay. Kasama ko si Jeff Tuason at Romel Tagbas. Para sa Television ng Bayan, ako po si Haji Caaminio. Balik sa iyo, Francis at Vivian. Thank you very much, Haji. Mula sa Albay. At ngayon, mga kaibigan, Vivian. Okay, mula Albay, dumako naman tayo sa Lawag. Massive greening program sa Ilocos Norte para sa taong 2015, lubos na pinaghahandaan ng mga LGUs at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Makakasama natin si Ronald Jean Valdriz na imbagga bigat kakabsat. Ronald, konektado ka. Lubos nang pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources, mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno ang massive greening program sa Ilocos Norte para sa taong 2015. Ang proyekto ay pinangalan ng Green Wall 2015 at target na ibalik ang berdeng kulay ng mga kabundukan sa buong lalawigan. Sunod-sunod na ang pagpupulong na sinasagawa sa provincial capital ng Ilocos Norte na pinapangunahan ni Governor Aimee Marcos at Provincial Environment and Natural Resources Officer Juan de los Reyes. Abot sa 7,000 hektarya ang target ng Ilocos Norte na taniman ng kahoy sa 2015 at prioridad ng mga ito ang mga watersheds na pinanggalingan ng mga supply na tubig para sa mga sakahan at mga sambayan ng mga Ilocano. Inumpisa na rin ng DNR ang survey sa mga bayan na sakop ng nasabing proyekto tulad ng mga bayan ng Nueva Era, Marcos, Dingras, Solsona, Pintar, Banna at Lungsod ng Batak. Bago pa ang pagpaplano sa Green Wall 2015, ay lubos na ang pag-alala ni Governor Marcos at iba pang opisyal ng lalawigan dahil sa mabilis na pagbaba ng supply ng tubig sa mga watersheds at ganon din ang mga ilog na sinasabing dahil sa epekto ng climate change at pagkakalbo ng mga kabundukan. Para sa Radyo Vision, ito si Ronald Valdriz mula sa DWFP Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald, mula sa Lawag. Samantala, balikwas na tayo sa Radyo ng Bayan, Iloilo. Pilipinas, handa ng makipagsabayan sa mga bansa sa Asia. Kasama natin, Ronji Hamolo. Ronji, maayong aga, konektado ka.
handa na ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa sa Asia. Sinabi ni NEDA Region 6 Assistant Director Raul Anluputan, kayang-kaya na ng bansa makipagsabayan sa mga kalapit bansa nito sa Asia, ngayon pang may pinaghawakan itong mataas na competency rating mula sa baba, lumukso ito ng 52 antas ayon sa maitang 114 na bansa sa buong mundo. Ayon kay Atty. Anluputan, mataas ang level of competency ng Pilipinas sa area ng governance maliban dito, marami din ang mga Filipino skilled workers. Bagamat kulang ng 2 taon ng basic education ng Pilipinas, nawinawas naman ngayon sa K-12 program ng Departamento ng Edukasyon. Matatag din ang industriya sa turismo at tuto ito sa kanlurang Kabisayan, kung kaya't hinahanapan ang solusyon ng problema sa enerhiya at trapiko. Hinahandaan na lang mga nararapat na gawin para sa ASEAN Economic Integration sa susunod na taon. Dahil marami pa rin ang hindi masyadong nakalam nito, inuutos ng Regional Development Council na siyang policy-making body ng kanlurang Kabisayan na magsagawa ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga pamunuan lokal ng briefing upang magiging aware ang lahat ng sektor sa nakatakdang pagbukas ng Pilipinas na kanyang economic door sa ibang bansa sakop ng ASEAN sa Enero 2016. Para sa Radyo Visyon, Rudy Hamolo, Radyo ng Bayan Ilindo, Media ng Bayan. Thank you very much, Ron J. At puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan. Anti-smoking, alcohol abuse at drug addiction advocacy campaign isinasagawa sa Pangasinan. Dandang estudyante, aktibong nakibahagi. Dexter Dupagan na imbagabigat, konektado ka. Dandang estudyante sa bayan ng Bugalyon ang aktibong nakibahagi sa opening salvo para sa anti-smoking, alcohol abuse at drug addiction advocacy campaign ng provincial government ng Pangasinan. Layan na nasabing aktibidad na paalalahanan ng mga estudyante kaugnay sa masamang epekto ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang LGU ng Bugalyon sa programa ng probinsya. Sinabi ni Mayor Jomel Espino sa mga estudyante na bigyan ng halagang pagpapakahirap ng kanilang mga magulang sa pagpapaaral, kaya't makakabuting iwasan ang anumang bisyo. Samantala, iikot pa sa ibang paralan ng mga kinatuwa ng provincial government, katuwang iba pang ahensya upang isagawa ang kaparehong aktibidad, hindi lamang para sa mga estudyante kundi maging sa mga guro, barangay council, LGU at mga magulang. Ang nasabing advocacy campaign ay bahagi na rin sa pagunita ng Youth Development Awareness at Children's Month ngayong Oktubre. Para sa Radyo Bisyon, Dexter Dupagan mula Dagupan City, Media ng Bayan. Tamit! At tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Yan ho ang huli nating tinanggap na ulat sa ating provincial station. Samantala, bago natin balikan ang ating pong piling panauhin sa huling bahagdan ng ating Radyo Bisyon na Media ng Bayan, alam mo, marami pang mga kata. Marami akong tinatanggap na text dito. Akalain mo may nag-text sa akin, nakikita ka na ba? Sus Mariano Magdalena Elementary School, sa dinami-dami ng mga mensahe, ito pa ang natanggap ko. Wow, palakas loob yan, palakas loob. Samantala, paalala muna mula sa inyong himpilan. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa huling bahagdan ng ating Radyo Vision. Yes, okay. Meron tayong mga Vivian, text messages ba? At mayroong para sa ating butihing secretary. Okay. Maraming salamat daw, Secretary Alcala. We met last year at Farmers Group Anniversary mula kay Professor Al ng Miriam College. Okay, thank you very much, Professor. At meron pa ka, Francis. Good day, M. Ka Francis. Congratulations sa iyong bagong news program. Good luck and welcome sa iyong bagong lady anchors. Thank you. Alan thank ng you. Mulanay. Ay, Mulanay Quezon. Yes. May nagpapabati rin. Magandang umaga. Mabuhay po ang Radyo Bisyon. Nanonood po kami dito sa Bislig City, Surigao del Sur, Ondoy Lido ng Bislig. Maraming salamat good po sa inyo. Good morning inyong sa Surigao del Sur, listeners and viewers natin. May katanungan para sa iyo, Ka Francis. Ano raw ang iyong nararamdaman ngayong malapit na ang Pasko? Aba, eh di siyempre. Excited. Secret. Okay. Mainit ba ang Pasko? Ayan. Okay, samantana. Oh, at babalik na tayo sa ating panauhin. Walang iba kundi si Secretary Porcy Alcala
ng kagawaran ng pagsasaka. Balik tayo muli sa mga katanungan. Sige, Vivian, umuna ka na ng mga ilang pang mga follow-up natin. Go ahead. Kanina, Secretary, bago tayo magtapos, nabanggit ninyo yung pagpapababa ng cost of production ng bigas. Kasi hindi ba sa ngayon, sa Thailand, 8 piso ang pagpaproduce ng 1 kilong bigas. Sa Vietnam, 5 piso. Pero dito sa Pilipinas, 10 piso. Ano po ba yung cost o yung dahilan kung bakit po ganito kataas? At ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan to address this problem? Ang pinaka magugulat po kayo sapagkat ang pinakaunang dahilan is the higher cost of labor sa ating bansa. Sasabihin mo, mura kasi ang labor sa atin. Mm-hmm. O nga po't mura ang labor, sa tingin lang nating bigla. Pero at the end of the day, lahat ay minamano-mano, mas maraming naaksay ang produkto, mas mataas na po nagiging cost of labor. Ang kasunod po is the cost of money. Ang ating pong mga magsasaka ay wala pong ibang masulinga kundi sa mga nakamotorsiklo. 5-6 po ang inaabot. Yung mga usurero. Oo, inaabot po yung 5-6. So this time, kasama po ang Land Bank of the Philippines, nagsulong po tayo ng sikat-saka. I think 70% of the total rice areas ngayon ay nakocover ng sikat-saka. Ang last po is na nakita namin malaking diferensya is lahat po ng mga bansang sinabi ninyo, libre po ang irigasyon. Sa ating pong bansa ay nagbabayad. So hindi ko po sinasabing librehin natin at this point in time. But there should be a roadmap kung saan kailan ba ang pagkakataon na dapat ay either maging kalahati na lang ang babayadan, maging one-fourth na lang ang babayadan. At the end of the day, dapat po ay may bigay na rin servisyo po ito ng ating pamahalaan. Okay. Now, nako, we are almost running out of material time. Napakahalaga pa naman itong mga susunod nating mga katanungan dahil ito ang inaabangan ngayon, especially Secretary Procy, we are nearing the holidays. Nagpalabas kayo ng mandando a few weeks back, ano po, ng suggested retail price on pork and chicken. Now, kaagapan nyo dito, of course, ang Department of Trade and Industry, if I'm not mistaken, sir. Tama po. Okay. Now, kamusta na po ang pagsulong natin at pagbabantay? Ito po ba ay matamang umaalinsunod ang mga magtitingi ang ating merkado para mabigyan ng proteksyon ang interest ng ating mga konsumidores, sir? Actually po, ngayon pong araw na ito, may schedule pong paglibot sa mga palengke, ang okay. DTI at DA. At sinasabi po namin na dapat talagang tutukan natin. At the end of the day po, gusto kong malaman ng ating mga mamimili na ang kuha po doon sa mga growers ay bumaba. Oh, beautiful. Pero ang presyo sa palengke, hindi bumababa. That means somebody is making out a lot of money out of this. Mm-hmm. So yung pong nasa gitna. So ito po yung dapat nating, hindi ko po sinasabing alisin sila, but dapat po naman ay maging i-regulate lang po yung kanilang pagkita. Pero meron po ba tayong kaakibat dyan na mga penalties, parusa o pagkakakulong sa mga mahuhuli na hindi umaalinsunod sa itinakdang SRP, sir? Meron po, kaya po magkasama na po kami ng DTI sa paglilibot, but kung kulang pa po ito, ay iayos po natin para mapag-usapan po. Kaya nga po, hinihikayat na rin namin, Secretary Procy, ang ating mga konsumidores, na kung sakaling may masusumpungan silang irregularidad sa kanilang mga pamilihang bayan, itawag po sa inyong tanggapan at itawag po sa DTI o itawag dito sa Radyo Vision sa amin ni Vivian at kami na po ang magpaparating sa inyong kagyat para makatulong naman ang ating mga consumers. Tama po. Okay, yes, Vivian. Secretary, meron po tayong good news ano para sa ating mga magsasaka at sa Department of Agriculture na rin kasi inaprubahan ng World Bank itong 20.5 billion peso loan ng ating bansa. Saan po ba ito i-allocate, Secretary? Ito po ay para sa Philippine Rural Development Program. Ito po ay nilalaan para sa 6-year program ng buong bansa. Na mga agri-infrastructure, pati po mga livelihood. Ngunit ang importante po nito, hindi po namin bigyan ka ng livelihood lang for the sake of kailangan mo. Yes. Kailangan po ito para doon sa ika-i-improve ng chain ng iyong produkto. Mm-hmm. So ito po ay talagang ito po yung magsusukli ng farm to table na programa po na kagawaran. Walang iwanan po ito. Ayan. Okay, mga kaibigan, nais kong ipabatid pa rin sa mga late tuners natin na ito po ang ating palatuntunang Radio Vision Media ng Bayan. Pinagsanib na puwersa po ito ng Presidential Communications Operations Office sa pangunguna ng ating butihing kalihim, yes. Sunny Coloma Jr. Andyan po ang ating Radio ng Bayan, Philippine Broadcasting Service, IBC 13, at Philippine Information Agency,
Of course, Philippine News Agency at syempre pa ha, ang ating PTV4. Media ng bayan. Panoorin po rin po ninyo to. May replay tayo, ha, Vivian? Nire-replay to at 12 noon sa IBC 13. So, kung may panahon si Secretary habang siya, nagpipitik-pitik ng ilang mga pagkain niya sa pananghalian, pwede niyang tignan ulit yung ating ating media ng bayan. Okay. So, Secretary, meron pa tayong mga ilang minuto pa. Sa ngayon po ba, ito pong isa sa nagpaparusa sa ating mga magsasaka. Kaya halos yung iba'y nagiging matamlay. Sa lahat ng larangan na po, babanggitin na natin mula sa palay, sa pangisdaan, sa mga pag-aalaga ng hayop. Ito pong feeds. Napakalaking problema itong feeds. Pasang krus ito sa ating mga farmers. Ano po ba ang po pwedeng isulong na programa o ikang ay makapag-alleviate man lang ng bigat ng presyo ng mga pagkain? Alam niyo po, kasi doon sa pag-aayos ng pagkain ng ating mga palakihing hayop, ang importante po dito yung mais eh. Kasi 60%. Number one po ang mais. Po. And gusto ko pong sabihin sa ating mga kababayan na at least 60% nito ay naipoproduce na natin ngayon yung mais sa ating bansa. So that year, we used to import a lot of this. Pero ngayon po, ipinoproduce natin. So at least na may maintain natin. But bukod po dito, may mga halaman po tayo na pwedeng ibigay natin sa ating mga alaga as yung replacement. Amin din pong pinararami ito sa ating mga alagaan. Mm. Okay, teka, sandali lang, Vivian. Good morning po, Sir Francis, Ma'am Vivian. Lalo na po kay Secretary Alcala, sana po sa darating na mango season, matulungan naman po sa Masbate ang mga mango growers. Thanks. In diversity ng Masbate. Opo, paki-text na rin lang po kung anong klaseng intervention ang direkta nyo kailangan para po matulungan po namin. Okay. Good morning, Ka Francis. Miss Vivian, congratulations sa programang Radio Vision at napakaganda ng format. Nyo, lalo na yung mga live interview nyo sa mga secretaries ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mabuhay po kayo, Kagawad Rick ng Virac Catanduanes. Thank you very much sa inyong komplemento. Okay. So, sir, kanina na meron ka pang habol? Oo, meron akong habol na katanungan. Habol, okay, sige. Secretary Alcala. Secretary, kasi kanina nabanggit natin itong self-sufficiency. Siguro bahagi na rin ito yung alternative rice. Ano? Paki-introduce naman po sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano po ba itong tinatawag na adlay. Ang adlay po kasi is indigenous grain siya na nanggaling po sa Mindanao, sa mga kapatid po nating lumads. So sila po ay tuwan-tuwa dahil ito po ay naipopromote. Actually po kahapon, nagpadala po ako ng sample kasi ito pong sila Marvin Agustin. Sila po ay nagbubukas ng ilang restaurant na ang gusto po nila ay hindi siya native na luto pero native yung local na ingredients ang gagamitin. So, yung pong adlay, ipinadala ko sa dahil nasubukan po namin, masarap pong risotto, baka pwede pong paella. So, ito po ay napakagandang alternatibo at mataas po ito. Ito po ay less yung... Masustansya. Opo, yung pong carbohydrates. Mas mataas ang protein. Para sa mga nagpapapayatan. Opo, para sa iwas. Mga nagpapasexy po, maganda po ito. At adlay. Iwas sa diabetes. Tama. Yes, sir. Okay. Pero, sir, magkano po ba ang cost nitong production ng adlay kumpara sa bigas? Actually po, nag-double checking kami dahil meron po, kasi ito po ay may kakayanan kasing i-ratoon. 3 times siyang iratun. So, anyway, meron po siyang base price ngayon na hindi po naglalayo sa bigas. So, okay. Dapat i-consider din yan ng ating mga kababayan. Ano? Okay. At siguro, nako, meron lang nagtanong nito eh. Ihahabol ko na lang ito. Maiksi lang ito, Secretary. Kamusta na po ang pagsusulong natin at advokasya na paramihin pa at paunlarin pa ang ating black rice, red rice, brown rice na ikangay gumagana naman ang maganda sa larangan ng eksportasyon. Patuloy po tayo. At ito po, first time in the history of the country na nagdi-distribute po ang DA ng mga certified seeds ng mga upland varieties na ito. Okay, thank you very much. At sa puntong ito, Secretary Prosy, ang inyo pong
mensahe sa ating sektor ng agrikultura at sambayan ng Pilipino? So, sa atin pong mga kababayan, mangingisda at magsasaka, tayo po'y laging magtulungan. Bukas po ang kagawaran ng agrikultura para sa inyong mga suwestiyon. Patuloy po tayo magsama-sama para baguhin ang buhay ng magsasaka at mangingisda. Yan po ang kabilin-bilinan sa akin ng Pangulong Ninoy Aquino. Ganyan mabuhay po daw ang Department of Agriculture ayon sa ating texters na si Professor Al. Yes, maraming salamat Secretary Proceso Alcala ng Department of Agriculture. Dumako naman tayo sa ating regional reports. This time sa Southern Leyte, kilos magnidiyog ng marcha mula sa Davao hanggang Malacañang. Ihatid sa atin ni Gemma Destriza. Maganda umaga, Gemma, konektado. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Kilos magnidiyog, isang grupo ng mga magsasaka galing po ng Davao hanggang Malacañang ang nagbaklay. Ang gusto nila na ibigay na sa kanila ang COCO-LIGI Fund amounting 7 to 8 million pesos. Nag-umpisa na maglakbay ang mga kilos magniniyog sa Davao noong September 21 at inaasahang darating sila sa Palasyo ng Malacañang this coming 28. Ayon sa ating ginawang panayam sa isang pinagsasaka, na ang gusto nila, pagdating nila doon sa Malacañang, makipagdialogo sa kanila si President Noynoy Aquino. At inaasahan naman ng kilos magniniyog na mas marami pa tumutulong sa kanila doon sa Central Luzon. At gusto pa nila na yung mga kongresista, lalo na sa Department of Agriculture, tutulungan din sila na mapadali yung law na maibigay nila yung COCO-LIGI Fund na nangyari pa noong panahong Marcos o Rehimeng Marcos. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagbaklay ang ating mga kilos magniniyog. The other day, dumating sila dito sa Southern Leyte at tinulungan naman sila sa Diocesan Social Action Center dito sa bayan ng Sogod. Ng ating mga tauhan dito, pati na yung sa mga religious groups. At sa ngayon, patuloy sila na nagbaklay and inaasahan na this coming November 28, darating sila doon sa Palasyo sa Malacañang. Para sa ating radio edisyon, mula dito sa Southern Leyte, DYSL, ito po si Gemma Destriza. Good morning. Thank you, Gemma. Punta na tayo sa Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gupay. Hazel, na yung bagabigat, konektado ka. Government ang kasalukuyang archaeological group Barangay San Pedro Sal sa pinangungupahan ng National Resource for East Okay, nako, medyo sumapit na tayo sandali ng ating pagpipinid ng tabing ng ating Wednesday edition, ang inyo pong mga lingkod. Napakaikli ng isang oras, pero magbabalik pa tayo bukas, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lang sa Radyo Vision. Ako po, si Vivienne Gulia. At ang inyo pong nakagapay, Francis Cansino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po, Zarina and Julius, sa Back to Studio. Naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil 24/7 ang aming paghahatid ulat, ako naman po si Julius Tisamburon. Makita-kita muli tayo bukas sa pinakabagong programang na Radyo Vision.